Hey everyone, so for today's video I will gonna show you my very own recipe cannelloni pasta. So kung paano ko siya ginagawa. So itong dapat kung ito yung mga ingredients na ginagamit ko pag gumagawa ko ng cannelloni pasta. So first of all, as you can see, this is all the ingredients that you needed. Ayan, ito siya. And then lagyan mo yung meat ng half a cup of milk. Kay para tender siya, and then hindi siya dry. Ayan siya, lagyan ko na siya. And then hayaan mo siya na magkulo, and then lagyan mo din siya ng paprika, and then pamenta. Of course, a little bit of salt, and then iyan na siya, i-mix mo na after ko match up yung mga ingredients like potato, one piece of potato, and then maglalagay din ako ng two piece of tomatoes. Yan, and then onions, and then chili, yan siya, chili, ilalagay ko din, and then i-mix it together, yan hanggang, actually yung meat is really cooked na siya, because of, ginpakuluan ko siya ng, after ko nagpakulo ng tubig, and then after naglagay ako ng milk, yung pinakita ko kaganina, the reason why I'm doing it is para hindi siya mag-dry yung meat, and then very juicy siya ting, sa meat later on, once na insert na yan, ilalagay ko na siya dito sa cannelloni pasta. So yan, pagpasok ko, dapat kung ipapasok mo siya, dapat i-ano mo siya, i-squeeze mo siya sa loob, and then yan, compress mo, you compress it up to the short time na mapuno na yung cannelloni pasta. So yan siya, so kadalasan itong ginagawa ko kung halimbawa nag-crave ako ng mga Italian food. And then this kind of food also dito nga cannelloni is very nice, kasi like for instance, it's very unique once you organize a party and then you do magawa ka ng ganito. Very nice good siya, kay magugustuhan siya ng mga guest niyo, and then I can assure you that kay it's unique, it's a really unique kind of food na it's an Italian food. And then madalas ko tong gawin, like for instance if I crave nag-craving ako sa mga Italian food, but then I have my very own recipe kung paano ko nilalagay sa loob ng cannelloni. Usually sometimes I put some cabbage with the meat together with the meat, like parang nagagawa ka lang din ng lumpia, but then ang wrap niya is cannelloni pasta. So yan ang ginagawa ko, and then no need for you to boil the cannelloni pasta. So ipapakita, makikita niyo later on kung paano ko siya ginawa. And then try niyo to lalo na ngayon sa mga sa New Year. Pwede niyo tong gawing recipe, kay it's very unique, it's very delicious, and magi-enjoy talaga yung makakakain nito, and then makakasabi wow. So kadalasan itong cannelloni pasta nabili ko to sa Gaisano. And then for 250 grams na cannelloni, ang nilalagay kong meat is beef is 1/4, and then the rest is nag-aada ko ng mga sometimes mga vegetables, sometimes nagagawa din ako, gin-mix lang ko din siya ng beans, but this itong recipe ngayon to hindi ko in-insert kasi nga kunti lang yung nilagay ko na cannelloni. This is only good for 2 person nga ginawa ko ngayon. Ayan, so magpakulutaan yan yung pan gagamitin ko, and then of course maglagay ka ng oil, and then once na olive oil. And then yan, lagay mo din yung mga natira na mga ingredients like tomato, ang onions, ang garlic, and then paprika. Ayan, until na magwita, until mag-brown, and then ilagay mo isa-isa yung cannelloni. As you see, hindi ko yan siya pinakuluan, ha, yung cannelloni is yung pasta talaga na siya na hilaw pa, tas in-insert ko yung mga meat kaganina. Ayan, tas lagyan mo siya ng sauce. So ang nilagay ko ditong sauce, I think 3 tablespoon. I think 3 tablespoon ang nilagay ko dito. Yan. So yan, i-scattered mo siya. And then of course, don't forget na once na malagay mo yung cannelloni pasta, maglagay ka ng water, half a cup of water. Yan, yan siya. So mag-scattered mo lang yung sauce. So ang ginagamit kong sauce is an Italian sauce na mabibili mo din sa Gaisano, naka-bottle siya. So yan siya. It's very nice, very delicious. Usually a lot of foreigners like this kind of food here in the Philippines, kay very seldom lang siya. And then
Maganda siya i-serve sa mga party, sa mga special occasion, kay very social siya. Ayan, oh. Makikita nyo na, nag-melt na. Ayan, maglalagay na ako ng cheese, parmesan cheese. I-scattered ko siya. And then, ayan, oh. Parang spaghetti style lang siya, but then, may pala, ayan, takupan muna. Wait for up, I think, wait after 5 minutes. And then, ayan, oh, finished product na siya, oh. Nag-melt na siya, yan. So, yan ang itsura niya once na na-cook na siya. Very, very delicious and very mouth-watering. And then, I hope na you like my video. And please, don't forget to subscribe and share it. Thank you so much. God bless you all. So, it's very delicious. You can,